Hello guys, mga kabayan. Good morning, good afternoon, good evening to all of you all over the world. Now guys, meron na naman po tayong panibagong recipe at ito po ang version ko ng igado. Hindi po tayo gagamit ng pork. Ang gagamitin po natin is chicken, liver, and chicken breast sa aking recipe na igado. Kaya pakita ko po sa inyo at bibigyan ko po kayo ng tip at i-share ko po sa inyo kung paano lutuin ang chicken igado na hindi po tayo gagamit ng pork. At tiyak na mag-enjoy po kayo sa ipapakita ko sa inyong video about sa aking pagluluto ng chicken igado. Now guys, start po tayo and 3, 2, 1. Hello guys, mga kabayan. Now, this is the ingredients for my chicken igado. We have chicken liver, chicken breast, chicken prongs or chicken hot dog. Guys, this is optional only. And we have red onion and white onion. The white onion, I will use this one later for our garnishing. Potato or patatas, green peas, carrots, green bell pepper, and chili pepper. We have also dry bay leaf or daon ng laurel, salt, garlic, sugar, vinegar, any kind of vinegar, you can use any kind of vinegar. We have fish sauce or patis, ground black pepper, vegetable oil, and cornstarch or corn flour dissolved in water. Gagamit din po tayo ng black soy sauce and para po sa pampabango sa ating lutuin ang celery. At gagamit din po tayo ng water. This is all the ingredients for chicken igado. Now, start po tayo magluto, kabayan. Hello guys, ngayon po mag-start na po tayo magluto ng ating chicken igado. Maglagay na po tayo ng oil sa ating pan. Ngayon guys, ang gagawin ko muna po ngayon is ipaparay ko muna po ngayon yung ating white onion. Kasi gagawin ko po ito mamaya para panagay po sa ating garnishing. Sa ating plating mamaya, maglalagay po tayo sa ibabaw ng white onion. Padaanin lang po natin sila sa konting mantika. Siya. Mga 1 minute lang po ito guys. 1 minute lang. Then after that, set aside po natin siya. Ayan, nagsin na po natin siya. Then ipapray din po natin ang ating patatas. Guys, gaya po ng sabi ko sa mga nakaraang video ko, dyan sa mga past video ko, every time na gumagawa po ako ng mga recipe like menudo, caldereta, or michado, lagi ko po talaga pinapray ang patatas. Ganun po kasi ako magluto. Yung po kasi yung... Ganun po kasi guys ang aking version. Then ilagay po natin ang ating hotdog. Yan guys, pagsamahin na po natin siya. Okay lang yan. Isasama po natin siya sa igado pag naluto na po ang ating chicken at ang ating liver chicken. Pahuli po natin ilalagay mamaya. Ilagay po natin ang carrot. Isusutay lang po natin siya sa oil ng mga 3 minutes. After po ng 3 minutes, i-dara po natin siya i-set aside. Okay guys, pwede na po ito. Pwede na po natin. Then, set aside lang po natin siya. Mamaya po, isasama po natin siya sa ating igado. Oh, maganda po ulit ang oil. Lagyan na po natin ang ating garlic.
ang ating onion. Pati slightly brown na po ang ating onion and garlic. Pwede na po natin ilagyan ang ating chicken. Ilagyan na po natin ang ating chicken. Cover na po natin siya ng 3 to 5 minutes. Ayan guys, open na po natin siya. Ayan. Medyo nagtotoasted na po yung chicken. Ilagay na po natin ang ating atay. Guys. Then, ilagay na po natin ang ating patis at ang ating piso, ang ating black pepper, ang piso. Then, haluin po natin siya. Then, ilagay na po natin ang ating soy sauce. Then, maglagay po tayo ng tubig na water. Yan po. Mamaya po, mag-evaporate po yan. Close lang po natin. Hintay po natin siya kumulo ng 3 to 5 minutes. Yan po guys. Hintay lang po natin siya kumulo. Guys, bali ang ginagawa ko po pala, kasi wala po ako sa Pilipinas, pag gumagawa po ako ng igado, ang ginagamit ko po is chicken. Chicken liver and chicken breast. Wala po kasing pork dito sa Middle East. So, ang ginagamit ko po is chicken liver and chicken breast. Pag sa Pilipinas po, gumagamit po ako ng pork liver and yung pong kasil. Yung pong ginagamit ko sa igado sa Pilipinas. Then, gumagamit po ako ng sukang inuko na galing Quezon. Ngayon po, wala po tayo sa Pilipinas. Ang ginagamit, gumagawa po ako ng paraan. Kasi wala po ditong baboy. So, gumagawa po ako ng paraan para magkaroon po ng ibang version ng igado. Ito nga po, ginawa ko ang chicken igado. Chicken liver igado. Kasi guys, ilang beses ko na po itong ginawa. Napakasarap po niya. Kung tutusin, mas masarap po siya sa pork. Ayan guys, kumukulo na po siya. Open na po natin ang lid. Ayan, ang ganda po kabayo, no? Tsaka ang chicken igado, madali lang po siya maluto. Tignan po natin. Ang sarap. Ayan po, ilagay na po natin ang sugar. At ang ating patatas, carrots, and hot dog. Ayan. Then, mix po natin. Ayan po siya. Huwag na po natin siya takpan guys kasi luto na po ito eh. Then, lagyan na po natin ang ating bay leaves. Ayan. Then, ang ating last, ang ating suka. Hintayin lang po natin siya kumulo. Ang sili po, mamaya na po siya guys. Ipapanghuli ko na po siya ang bell pepper at ang celery or ang kimchi. Ipanglalas po natin yan, pati po ang green peas. Hintayin lang po natin siya kumulo. Huwag na po natin siya takpan. Kasi na, ilagay na po natin ang suka. Ayan guys, mabango na po siya. Nakamoy ko na po yung suka niya. At nag-evaporate po yung ating sauce. Ito po guys, ang igado po pala. Ang pinaka-the best po sa lasa ng igado,
ang pinakamasarap po sa igado, dapat, kung marunong po kayong kumain ng igado, naglalasa po ang asin, ang alat, at medyo manamis-namis. Yung pong tatlong yan, nagmimix po siya pag kinain nyo. Para siyang kumaparan din po kayong kumain ng adobo. Nagkaiba nga lang po, medyo marami itong atay. Yan po, kumukulo na. Haluin po natin siya. Yan guys. Ilagay na po natin ang ating green peas. Ito ang ating bell pepper. Guys, huwag na po natin siyang takpan guys. Okay na po yung ganyan. Yan po, kumukulo na po siya. Lagyan na po natin ang ating cornstarch na na-dissolve sa water. Dapat po hindi po ito masyado malano, hindi po ito masyado malapit guys ha. Dapat tama-tama lang. Dapat tama-tama lang po yung sauce niya. Dapat po ang sa igado, hindi po siya masyado malapot, hindi siya masyado malamnaw. Nilagyan na po natin ang ating celery. Hanggang sikmang po natin. Oh, sarap. Guys, luto na po ito. Sarap. Then guys, luto na po ang ating chicken egg do. Patayin na po natin siya. Pag-blading na po tayo kamayan, after po nito, blading na po tayo. Now guys, kamayan, tapos na po ang aking pagluto ng chicken agado. Ito na po ang niluto kong chicken agado. Close up po natin ang gas. Ayan po siya. Ang ganda guys. Ito na po ang aking finished product, ang chicken agado. Ready for plating. Hello guys, ngayon po mag-update na po tayo. Maglagay po tayo ng ating inluto po na sibuyas sa puti. Then maglagay po tayo ng parsley. Hello guys, ito po ang ating finished product, ang aking chicken igado. Pusha. Tikman na po natin siya guys. Hello guys, ngayon po nakatapos na po tayo magluto ng chicken agado. At ngayon nagplating na po ako. At ngayon po titikman na po natin kung ano po ang kahihinatnan ng aking luto chicken agado. Now, tikman na po natin guys. Hello guys, ito po ang aking chicken agado. Ito po ang niluto kong chicken agado. Ayan po siya. Hello guys, kabayan. Ngayon po titikman ko na po ang niluto kong chicken igado. Ayan po siya guys. Tikman po natin. Ngayon po titikman ko na po. Titikman na po natin yung niluto kong chicken igado. Ayan po.
Igado po pala, kilala din po ito sa Bicol region. Kasi po, yung mga parents ko po, mahilig din po sila magluto ng igado. Tapos lalagyan po ng maraming sili. Di nagluluto din po kami nito sa Quezon, Quezon province. Guys, itikman ko na po yung niluto kong chicken igado. Naganda po ako ng konting rice. Ito po. Itikman ko na po guys. Tira po siya. Harap. Sarap. Ito po yung rice. Harap. Sarap po siya guys. May white onion po. Tikman natin. Isama natin sa chicken at saka isang liver. Ito po ha. Harap. Guys, masarap po. Guys, sa narito ko po yung chicken igado, bibigyan ko po pala kayo ng tip. Kasi po, malaki po ang pagkakaiba ng liver chicken sa pork chicken. At mas madali po maluto ang chicken liver kesa sa pork liver. Ngayon po, para po mapadali ang hiwa natin, ibibigay ko po pala ng tip sa inyo kung paano maghiwa ng chicken liver. Kasi po guys, malaki po ang pagkakaiba ng liver ng pork sa liver ng chicken. Kasi po, ang liver po ng pork, medyo matigas po. Hindi lang po siya matigas. Kumbaga, pag hiniwa niyo po siya, kumbaga, hindi siya nadudurog. Hindi po ka, unlike po sa chicken liver, was na hiniwa natin siya, especially pag fresh po ang chicken liver natin, nadudurog po siya guys. Eh, kailangan po sa chicken agado, ang hiwa natin is by strip. Pahaba po siya na medyo, hindi naman po siya kanipisan, medyo makapal na pahaba. Pa-strip po siya. Lahat po kasi ng ingredients ng chicken agado dapat pare-pareho po. Mapa-carrots, patatas, mapa-chicken or pork. Then lahat po ng gulay niya, strips po lahat ng hiwa. So dapat po, kung maghiwa po tayo ng chicken liver, ilagay po, ang tip ko po sa inyo, ilagay muna po natin sa freezer. Para po sa ganun, medyo tumigas ng konti. Then, pag medyo matigas na po ang ating chicken liver, madali po natin siya mahiwa. At magagawa po natin yung hiwa na gusto natin. Kasi nga po, pag frozen siya, at nailagay sa freezer, syempre medyo matigas na po yung ating atay. So, ang tendency po niyan, pag ihiwain natin siya, madali na po natin siya mahiwa. Hindi po tayo mahihirapan. Kasi po, once na ang liver, hiniwa natin ng pahaba, hindi po yan mahihiwa ng pahaba guys. I promise you guys. Kasi po, madudurog po yan. Sobrang lambot po ng ating chicken liver. So, kahit po, fresh talaga yan, madudurog talaga yan. Kaya ang tip ko po sa inyo, kung may freezer po kayo, ilagay niyo po siya sa freezer at patigasan niyo po yung liver, then hiwain niyo po siya ng pahaba. Madali po siyang, kahit hindi po siya nag-i-yell, basta nakaano lang po siya, medyo tumigas po yung atay, madali na po siyang hiwain ng pahaba at hindi po siya madudurog. Then kung wala naman po kayong freezer, mayroon pa rin po dyan, may tip pa rin ako dyan. At kung wala po kayong freezer, may ibibigay pa rin po ako isang tip. Pakuluan niyo po ang ating atay. Huwag niyo po siyang haluin. Di ba, kunyari, bumili kayo ng half kilo ng atay o chicken liver, bumili po kayo. Pakuluan niyo lang po siya sa tubig, then mga 8 to 10 minutes, pakuluan niyo po siya. Then, i-drain niyo po siya, patuyuin niyo po siya, sarain niyo siya, palamagin niyo lang po yung atay. Ano po? Palamigin nyo lang siya. Pag malamig na po yung atay nyo, pwede nyo na po siyang hiwain ng pahaba. Huwag nyo po siyang hiwain na mainit. Kasi po, once na ang atay isiniwa nyo na mainit, may tendency po na madurog siya. So, pag malamig na po yung atay, saka nyo po hiwain ng pastry. Hindi po siya madudurog guys. Promise. Then, about naman po sa lasa ng igado, dapat po yung combination ng sauce niya is medyo maasim, medyo sour, medyo manamis-amis, medyo maalat-alat. Kasi po yan po, ganyan po talaga lasa ng igado. Nagmi-mix po siya. Yun lang po guys. At
pwede nyo rin po siya lagyan ng maraming sili kasi po pag sa Bicol, naglalagay po ng maraming sili ang papa ko at ang mama ko. Kasi mas masarap po talaga sa igado ang maraming sili kasi meron po siyang sipa, Yehuba. Then, ganyan din po sa Quezon, naglalagay din po kami ng sili. Then, guys, maraming salamat po pala sa lahat ng mga supporter ko, sa mga lahat ng nag-subscribe, and I really appreciate it sa lahat po ng nag-subscribe sa akin. And I hope guys, tuloy-tuloy lang po sana yung pag-subscribe nyo. Please subscribe my channel and hit the notification bell para po sa ganun. Manotify po kayo sa lahat ng mga gagawin kong videos. And follow me on my Instagram account, Facebook account. And I hope nag-enjoy po uli kayo sa pinakita ko at na-share ko at naibigay kong tip kung paano magluto ng aking recipe na chicken igado. Now guys, I hope nag-enjoy po talaga kayo. Marami po akong recipe na ipapakita at i-share sa inyo at ibibigay ko po ang ibang tip para mapasarap ang inyong mga putahe sa araw-araw. Guys, maraming salamat po guys. And hanggang sa muli po guys, maraming salamat po. God bless you. Thank you so much. Happy cooking. Thank you po. Bye.